Shout out. So what's up mga ka-asim? Ayan, nagbabalik na naman po tayo upang magatid ng another video reaction and commentaries. Ayan. At ang panonoodin natin ngayon ay kakaiba to. Oo, kakaiba tong ating panonood. Ito yung Agartha. O kung meron kayong idea kung ano yung Agartha, ito daw yung tinatawag nila na mundo sa loob ng mundo. O, diba? Ano kaya yun? Kumbaga, hindi natin alam na meron palang mga ganitong mga theory. O kasi dati myth lang to. O, pero dahil sa mga nakalap nilang mga ebidensya na meron daw talagang na sinasabi nila na ang Earth ay isang hollow, o kumbaga sa loob daw ay merong espasyo. Diba? Kaya tinawag siyang hollow Earth theory. Ayan. So samahan nyo ako mga kaasim, panoorin natin kung ano ba itong sinasabi nilang hollow Earth theory o tinatawag na Agartha. Ayan. Pero syempre, bago tayo magsimula mga kaasim, iimbitahan ko muna kayo na baka hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel. Ayan, please subscribe muna po kayo sa YouTube channel natin. At pindot na rin yung notification bell para maging updated po kayo sa mga latest video reaction na i-upload po natin. Ayan. At ang panonoodin natin ay manggagaling syempre sa YouTube channel ni Mr. Pantas. Oo, malapit na siya sa 1 million subscribers guys. Oo, subscribe din kayo sa YouTube channel ni Mr. Pantas. So ayan, so hindi na natin ito patatagalin mga ka-asim dahil excited na rin ako, gusto ko rin malaman kung ano ba itong Agartha o yung Hollow Earth Theory. Diba? Since wala na tayong hinihintay, oo, let's get it on. Kung ikaw ay naniniwala sa Agartha, ay dapat maniwala ka rin sa Diyos na lumikha. Dahil hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Gaya na lang ng ipapaliwanag natin sa video Hollow ito. Earth, o diba? Ang Hollow Earth Theory. Kung titignan natin hindi lang ang Biblia, Quran, at pati na rin ang ibang spiritual beliefs, ay sinasaad na hindi lamang ang mga tao ang maaaring mabuhay sa parehas na panahon. Sinabi pa nga na hindi lamang iisa ang langit na literal nating makikita ng ating mga mata. Ang videong ito ay isa sa aking mga paborito. Dahil tatalakayan natin ang isa sa mga ideya na hindi pinaniniwalaan ng siyensya. Maraming teoryang nabuo gaya ng parallel universe, multiverse, at ang bida sa ating paksa ngayon, ang Agartha. Wow, o ang mundo, diba? Sa loob ng ating mundo. Baga, kung sisimulan natin sa isang curious story, ay mayroong grupo ng mga fallen angels na tinapon dito sa Earth. Pero kung hindi natin sila literal na nakikita, nasaan sila? Nasa parallel universe na nandito sa ating mundong ginagalawan? O nasa ilalim ng Earth na sinasabing underworld? Ito na kaya ang Agartha? Yan ang ating aalamin. Napanabik to mga kaasim. Bago tuluyang lumalim ang ating diskusyon, ay dun muna tayo sa mga basic, kung ano ba ang Agartha. Pero kung alam nyo na ito, ay pwede kayong mag-skip sa unang parte nitong video para naman masave ang yung time. Okay. Simulan natin. Ang Agartha noong 17th century ay hypothesis lamang dahil walang kahit anong ebidensya ang nagpapatunay dito. Hypothesis, oh, yun pala. At kinalaunay noong 18th century hanggang 19th century ay naging teore na ito dahil isa-isa nang naglalabasan ang mga ebidensya na sumusuporta dito. Pero laging tatandaan na ang teorya ay maaaring tanggapin o tanggihan ng siyensya. Depende kung gaano kalakas o kakongkreto ang mga ebidensyang ito. Ano nga ba ang Hollow Earth Theory? Ito ang teoryang tumataliwas sa naituro sa atin noon at tinuturo magpasa hanggang ngayon na ang loob ng Earth ay solid rocks. Ang teoryang ito ay sinasabing hollow o bakanting spasyo lamang ang loob ng Earth na maaaring tinitirhan ng ibang nilalang. Mahirap itong paniwalaan ng siyensya alien, dahil ano? Wala pa naman itong sapat na batayan. Mga dinosaurs? Pero bakit sikat na mga scientist at mga sikat na mathematician mismo ang naglalatag na posible itong mangyari? At ang ilan sa mga
scientist na ito ay handang ibuwis ang kanilang buhay para sa pag-aaral na ito. Sa teknolohiya natin ngayon at sa kasalukuyang pag-aaral ay masasabi nating hindi pa ito totoo. Pero kung bubuksan mo ang iyong imahe ay mapapaisip ka rin kahit pa sabihin natin na ang pinakamalalim na nahukay ng tao ay umabot ng 40,230 feet. Kung tutuusin ay sobrang lalim na nito. Pero sa katunayan ay wala pa ito sa kalahati ng Earth's crust na pinakamaliit na parte ng Earth. Ibig sabihin, literal na wala pang nakakakita kung ano ba talaga ang loob nito. Sa kasalukuyang... O kasi totoo naman, di ba? Mga pinag-aralan naman talaga natin sa school is about sa yung ano, yun laman ng mundo, di ba? Naituro rin naman yan na ang inner crust daw ng mundo is solid rocks talaga. Puro ba to? Pero may mga, ito na nga, may teorya na sa loob daw ng mundo ay may mundo. At mayroong espasyo doon at mayroon din sariling araw sa loob ng mundo. So talagang nakakapanapanabik to, guys. Oo. Talagang excited akong malaman kung totoo ba to. Oo, pero syempre, ako, mga opinion ko lang is, ano ha, on my own opinion lang to, ha. Oo, kaya sana ano, mag-search din kayo mga patungkol sa ganitong Agartha. Diba? So, natutuwa lang ako. Ang sarap niyang panoorin, diba? Ang pag-aaral ay sinasabing mayroong apat na pangunahing parte ang ating Earth. Una ay ang crust, na wala pang 1% sa kabuuang bigat ng Earth. Ito ay ang pinaka-importanting parte sa ating mga tao dahil ito ay mayroong tamang temperatura para mabuhay hindi lamang ang mga tao, kung hindi pati na rin ang mga essential para sa atin. Gaya ng mga halaman, hayop, at lahat-lahat ng bagay ay nandito. Pangalawa ay ang mantle. Ito ay molten rock o natutunaw na bato na gawa sa iron at nickel. Ito ay 68% sa kabuuan ng bigat ng Earth. Ang pangatlong parte ay ang liquid outer core na nakabalot sa ating inner core na siyang pang-apat na parte. Ito ang pinanggagalingan na pinakamalakas na gravitational pull ng ating planeta. Pero alam nyo bang taliwas ito sa paniniwala ng mga ilang scientist? Dahil naniniwala silang hindi bato ang nasa loob ng ating Earth, kung hindi hollow o malaking espasyo para sa ibang nilalang na nakatira dito. Nagsimula ang galing idea ng butas noong 1962 mula sa isang kilalang scientist Edmund at mathematician Haley. Na si Edmund Halley. Dahil nga sa magnetic field na nagmumula sa ilalim ng Earth at sa irregularity ng takbo ng kompas, kapag ikaw ay nasa North Pole at South Pole, ay nabuo niya ang hypothesis na ito. Sinabi niya na ang loob raw ng Earth ay hindi purong bato kung hindi mayroong dalawang concentric shell. At sa ilalim ng mga ito ay ang inner core na pinanggagalingan ng gravity na humihila sa atin pababa. Sinabi niya, dahil sa pagkalito ng kompas ay may posibilidad na iba-iba ang takbo o pag-ikot ng bawat crust sa ilalim natin. At sa bawat crust ay iba-iba rin ng mga nakatira dito. Sinabi niya rin na posibleng sumisingaw ang gas na mula sa ilalim, dahilan kung bakit nagkakaroon ng Aurora Australis at Aurora Borealis. Oh. Nakaraniwan nating matatagpuan lamang sa North Pole at South Pole ng planeta. Noong panahong iyon ay pinaniniwalaan si Halley ng marami dahil isa siya sa mga sikat na scientist at mathematician. Siya ang nag-iisang nakabuo ng kalkulasyon kung kailan muling masisilayan ang isang comet mula sa Earth. Sinabi niyang muli itong magpapakita sa taong 1758 at eksaktong taon na nagpakita muli ang kometang ito. Pero hindi niya na ito naabutan dahil namatay siya 16 years bago pa ito maganap. Ang comet na ito ay pinangalan sa kanya na tinatawag natin ngayong Halley's Comet. Wow. Ito ay lumalapit sa araw kada 75 years at nakatakda naman itong bumalik sa taong 2062. 42 years mula ngayon. Okay. Try natin kumpitin kung maaabutan mo pa ba siya. Wala na. 42 years? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. You just can't get into it because they would never... Kung sa tingin mo ay hindi mo na ito maaabutan, ay hayaan mong magpakita pa ako ng ilan pang mga footage.
gaya nito. Ang mga comets ay may sariling orbit na malayo sa pag-ikot ng mga planeta sa ating solar system. Ibig sabihin nito ay napaka-imposible na bumangga sa atin ang isa sa mga ito. Ang mga ideyang ito ay pinaliwanag sa atin ni Haley. Kaya naman, nung nilabas niya ang kanyang hypothesis tungkol sa Hollow Earth, ay marami ang nabahala kahit hindi pa ito napapatunayan. Dagdag pa rito, isa ring magaling na mathematician ang nagpatuloy ng kanyang idea na si Leonard Euler, isang pantas mula sa Switzerland. Ang kanyang teorya naman ay naiba ng konti sa unang pag-aaral. Ang galing din eh, no? Paano kaya nila naisip yun, ano, na mayroong butas sa taas sa North Pole, tsaka South Pole, ano? Tapos pinagtagpi-tagpi lang nila, dahil nga may mga lumalabas na gas, niya yung ano, yung Aurora Borealis ba yun, di ba? Ang galing-galing na ng mga scientist, ano? Ayun, mathematician, di ba? Tinabi niyang walang concentric shell o walang ibang crust sa loob ng Earth kung hindi blanco lamang. Hollow. At mayroon itong inner sun na nagsisilbing sariling araw ng mga taga rito. Maaari daw natin itong marating sa pamamagitan. May sariling araw sa loob ng mundo? Ito ng butas mula sa North Pole at South Pole ng planeta. Dahil kung aaralin natin maigi, ang mga poles na ito ay naliligiran ng mga yelo. Sinasabi sa teoryang ito na kapag tinanggal daw natin ang mga yelong nakabalot sa North Pole at South Pole ng ating planeta, ay matatagpuan natin ang butas papunta sa Hollow Earth o Agartha, ang tawag sa unang lungsod sa loob ng ating mundo. Binanggit niya rin dito na wala pang sinuman ang nakakapunta sa ilalim ng Earth. Kaya, paano tayo makakasiguro kung bato ba talaga ang laman nito? Yes, correct. Pati na rin ang mga Buddhist ay may sariling version ng Hollow Earth. Sinabi nila na ang Agartha ay ang tinatawag nilang Shambhala, ang mythical kingdom ng mga Buddhist kung saan nagpunta ang grupo ng mga banal na lalaki at hindi na muling nakita pa. Isa rin sa nagmarka sa ating kasaysayan ay ang pag-aaral ni Marshall Gardner. Si Gardner ay isa sa pinakasikat na mga scientist noong 19th century. Gumugol siya ng 20 taon sa pag-aaral upang patunayan na posible ang pagkakaroon ng Inner Earth. Hindi lang basta-basta ang mga ebidensya na hawak niya para patunayan ang teoryang ito dahil sinasabi niyang mayroon itong mga scientific basis. Una, sinabi niyang hindi pare-parehas ang temperatura ng North Pole at ng South Pole. Dahil kung ikaw ay babiyahe papunta rito, ay halos maninigas ka sa sobrang lamig. Pero kapag ka nasa pinakasentro ka na ng pole, ay nagiging medyo mainit ang hangin. Wow. Pinaniniwalaan ni Gardner na mayroong kakaibang gases na sumisingaw mula sa ilalim, kaya nagkakaroon ng mas mataas na temperatura. Pangalawa, ang Aurora Borealis at Aurora Australis. Ayan. Sinabi niya na isa ito sa nagiging epekto ng pagsingaw ng kakaibang gases mula sa ilalim. At nagre-reflect ito sa sinag ng araw kaya nagkakaroon ng kakaibang kulay sa kalangitan. Sinabi niya ganun din sa ibang planeta tulad ng Jupiter. Pangatlo, nebula. Inihayag ni Gardner ang ideya na kagaya ng sa nebula. Dahil kung aaralin natin ay bago magkaroon ng mga planeta o kahit ng mga bituin, ay nabubuo muna ang nebula at kinalauna ay nagiging pinakamainit na parte ng planeta. Sinabi ni Gardner na ang inner sun na matatagpuan sa ilalim ng Earth ay buhay na buhay pa magpasa hanggang ngayon at ito ang nagsisilbing araw ng mga nakatira dito. Ayon sa kanyang pahayag, ay hindi ito imposible kung pagbabasihan natin kung papaano umiikot ang mga bagay sa kalawakan. Gaya na lang ng ating solar system, ito ay umiikot sa Milky Way. At kung mag-zoom in naman tayo ng konti, ay umiikot naman ang ating planeta sa ating sun. Ganitong ideya ang nakikita ni Gardner sa loob ng Earth. Umiikot ang Earth sa kanyang axis dahil daw sa pwersa na nanggagaling sa inner sun. Sinabi rin niya na ang ating sun at ang inner sun ay halos magkasing init, dahilan kung bakit nagkakaroon ng earthquake at mga volcanic eruptions. Pangapat, noong panahong ding yun, ay may natagpuan silang red pollen na ayon sa pag-aaral ay galing raw sa hindi may paliwanag na uri ng halaman. At bukod pa rito, ay may natagpuan din silang mga buto, sanga, mga dahon, at mga bubot na bunga na karaniway matatagpuan sa tropical countries. Oo nga naman, di ba? Makakita ka na mga ganito sa North Pole at South Pole na alam mo naman
na walang ibang nabubuhay doon dahil puno nga ng yelo. Tapos magugulat kami mga ganito. Tapos ayan o, tignan natin ha. Ma, sa patuloy na paghahanap ay mayroon din silang natagpuan na pating alam mo. At kung pag-aaralan natin ay napaka-imposibleng mapadpad sila rito. Ika-anim naman ang isang mamot na natagpuang nababalutan ng yelo. Ayon sa investigasyon ay tubig tabang ang yelong nakabalot dito. Pinaniniwala ang inagos lamang ito mula sa inner earth. Dagdag pa rito, nang buksan ang katawan nito para pag-aralan, ay tumambad sa kanila ang mga kakaibang halaman o prutas na na-preserve din kasama nito. Wow. Hanggang ngayon ay pilit itong pinagtatakpan ng gobyerno. Hanggat maaari ay ayaw nilang isa publiko ang tungkol dito. Eh, ganyan naman lagi talaga. Pag may mga ano, discovery naman talaga yung mga tao, talagang haharangin ng gobyerno yan, di ba? Kasi nga syempre, iniisip din minsan ng gobyerno na hindi pa handa ang sangkatauhan sa mga bagong tuklas tulad ng ganito. Or kung meron lang, may cover up, syempre gusto muna nilang mas naging malalim pa. Mapatunayan nila kung totoo ba talaga o hindi, di ba? Pero nakakapagtaka rin, di ba? North Pole and South Pole, tapos biglang may mga ganyan. May mga ganyang klase ng hayop, di ba? Na nape-preserve or mga prutas, mga gulay, o ano pa mga dahon. May lamok pa, o di ba? Saan man gagaling yun, paano nabuhay yung lamok sa ganyang kalamig na lugar, di ba? Ikapito, may mga iilang hayop din na natagpo ang nakapreserve sa yelo. May mga hayop gaya ng reindeer, lion, hyena, fox, at marami pang iba na kung aaralin natin ay napakalabong maipaliwanag ng siyensya. Yes! Sinabi ng ilan na ibinyahe raw ang mga hayop na ito gamit ang barko. Pero nung mga panahon ngayon, ay walang taong gagawa nun. Yes! Dahil hindi biro ang halaga para makapunta sa Arctic Ocean. Kahit naman siguro sa mga panahong ito, ay walang matinong tao ang magdadala ng pinatigas na elepante sa lugar na yon. Oh, di ba? Ayun o, elepante. Ayon kay Gardner, ang mga hayop na ito ay maaaring mga bisita lamang at hindi na nagawa pang makabalik sa inner earth. Nang matapos ni Gardner ang pag-aaral tungkol sa Hollow Earth, ay isinulat niya ang kanyang unang libro noong 1913. Ang libro nito ay tinawag na A Journey to the Earth's Interior, or Have Been the Poles Really Been Discovered? Nung mabasa ito ng gobyerno, ay agad siyang inusig at ipinatigil ang pagpapalaganap ng kopya ng librong ito dahil sinabi na ang laman ng librong ito ay lumalabag sa high classified military secret na hindi dapat isa publiko. Yan talaga gagawin ng gobyerno. Talagang ayaw nila ipalabas agad dyan sa publiko. O kasi nga, baka nga, hindi pa naman handa kasi mga sangkatauhan sa mga ganitong klaseng discovery. Kaya pwede silang matakot, pwede silang maraming pwedeng mangyari sa tao, maging epekto, kapag inilabas talaga nila. Gusto nilang pag-aralan pa to ng mas maano siguro, no? Sa akin lang yun, on my own opinion, siguro ganun, di ba? Noong mga panahong ring yun, ay binantayan na ng mga militar ang North Pole at South Pole upang walang sino man ang makapagsagawa pa ng dagdag na pag-aaral. Grabe, oh. Nagtataka ang mga civilian kung bakit ganun na lamang magkaroon ng cover-ups ang mga militar tungkol sa ideyang ito, maging sa libro na isinulat ni Gardner. Ang librong ito ay nagkaroon ng maraming versyon dahil marami ang gustong magpatuloy sa pag-aaral na ito. Kaya naman kung maghahanap tayo sa internet ng original na versyon o kopya ng librong ito ni Gardner, ay hindi na natin ito makikita pa. Ang librong ito ni Gardner, ang pundasyon sa likod ng sikat na libro at kinalaunay naging sikat na movie na tinawag na Journey to the Center of the Earth. Sinabi naman sa ibang versyon ng teoryang ito ay iba-ibang nilalang daw ang mga nakatira dito. Posibleng dwarfs o mga duwende, mga cyclopes, mga aliens na tumulong bumuo sa perpektong pyramid sa Giza. Mga Anunnaki na sinamba ng mga taga-Ehipto at marami pang iba. Ang bansang Ehipto rin ay isa sa mga nagsasabing posible ang pagkakaroon ng Inner Earth. Dahil base sa kanilang likha ay sinasabing sira o ang Diyos ng mga araw ay nanahan sa ilalim ng lupa. Napakalaking misteryo ng lugar na ito dahil pinaniniwalaan sila ang madalas bisitahin ng mga nilalang mula sa Inner Earth base sa kanilang mga likha. Sinasabing napaka-advanced ng teknolohiya ng mga nilalang na ito at sila raw di umano ang nagturo sa mga taga-Ehipto kung papaano buuin ang napaka-perpektong piramid. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naipapaliwanan ng mga eksperto kung papaano ba naitayo ng mga unang sibilisasyon ang Pyramids of Giza.
ngayong hindi pa naman ganun kaunlad ang teknolohiya nila. Sinasabi rin na dito sa inner earth naglalagi ang mga fallen angels. Sa isang biblical story, sinasabing pinatalsik mula sa langit ang humigit kumulang 1/3 ng mga anghel sa langit dahil sa pagkakasala na gusto nilang higitan ng Diyos. Isa na rito si Lucifer bilang kanilang archangel, ang tawag sa pinuno ng mga anghel. Walang sinabing eksaktong bilang ng mga anghel, pero siguradong sila ay marami. Pero may alam ako dito, guys, oh. Si Lucifer naman talaga yung ano, yung gustong higitan yung Diyos noon, kasi nga 'di ba siya yung ano nga, siya yung pinakamagandang nilalang ng Diyos, oo, na anghel. Siya yung perpektong anghel, oo. Siya yung ano eh, worship leader doon. Kaya nung nagtangka siya, oo, nangarap siya na masigitan pa yung Diyos, 'di ba, nagkasala siya. 'Di ba? At 1/3 ng mga anghel ay sumama sa kanya. Kasi nga siya yung leader eh. 'Di ba? Pero marami pa rin namang mga mabubuting anghel na natira tulad nila Michael, ano, nila Angel, 'di ba? Sino ba sila? Daniel, yung mga anghel na what? Nakilala din niyo. Loyal talaga sa ating Panginoon. So yun lang, share ko lang naman. Sinabi rin sa teoryang ito na sila ay naglalagi sa ilalim ng Earth. Mayroon silang puwang o sariling lugar sa inner Earth at kasabay nating nag-aantay sa paghukom. Ang ideyang ito ay tumutugma naman sa teorya ni Albert Einstein dahil sinabi niya na posibleng hindi lang tayo ang nabubuhay sa parehas na panahon. Posible daw ang pagkakaroon ng parallel universe. Ibang nilalang ang kasama nating nabubuhay pero nasa ibang dimensyon. Sinabi niya rin na posible ang multiverse na may nabubuhay na kasabay natin pero nasa malayong-malayong lugar. Siguro ang tinutukoy niya rito ay ang kaharian ng Diyos. Kita niyo naman, maging ang mga sikat na scientist ay naniniwalang hindi kayang ipaliwanag lahat ng siyensya. Kaya naman, kung palalawakin mo lamang ang iyong isipan, ay maaari kang matuto sa mga bagay na hindi pa natutuklasan. Kaya naman, bago tayo matapos, ay mag-iiwan ako ng konklusyon. Ang pagkakaroon ng Agartha sa physical na kaanyuan ay napaka-imposible kung pagbabasihan natin ang siyensya. Pero, bakit pinigilan ang ilang mga ebidensya? At bakit ipinatigil noon ang pag-aaral dito? Yes. Paano maipapaliwanag ng siyensya ang Pyramid of Giza? At bakit tinatago ang mga actual footage ng mga aliens? At saan naroroon ang mga fallen angels? Bakit medyo mainit ang sentro ng North Pole at South Pole ng planeta? Iilan lamang yan sa mga tanong na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kaya naman, kung nilimitahan natin ang ating imahinasyon at maniniwala lamang sa purong siyensya, ay marahil hindi na tayo makatuklas pa ng iba pang mga misteryong bagay. Pero ang pinakamahalaga ay may paniniwala pa rin sa may kapal na lumikha ng lahat. Yun lamang po para sa videong ito. Maaring mag-iwan ng comment para sa mga correction o mga karagdagang impormasyon. I-like ang videong ito o dislike naman kung hindi nyo nagustuhan. Dahil gusto ko rin malaman ang mga topic na hindi kaaya-aya sa inyong pananaw. Okay. At i-shoutout muna natin ang mga top comments natin. Ayan, guys. So hanggang dito lang yan, mga kapatid, mga kaasim. So grabe, di ba, yung Agartha, yung tinatawag na Hollow Earth. Totoo naman, oo. Talagang hindi talaga kayang ipaliwanag ng science ang lahat. Oo. Kasi hindi naman talaga binigay ng Diyos ang talagang full, kumbaga yung buong katalinuhan sa tao. Kasi kung ibibigay niya lahat, wala na. Magiging masyado na tayong aasa sa sarili natin. Diba? Kasi kumbaga ang makakaalam lang talaga ng lahat ng katotohanan, ipawang ang Diyos lamang. Oo. Ako, ito disclaimer lang ulit. Oo. Wala po akong pinasisinungalingan at wala rin po akong pinatotohanan. Oo. Ako po ay nagpawang nagre-react lamang at nagbibigay ng aking sariling komento, okay? Sa mga ganitong klase ng panoorin, oo, maganda siya talagang panoorin, napaka-entertaining. Dahil po entertainment purposes talaga yung mga ganitong bagay. Pero dapat hindi rin tayo magkaroon ng mga kalituhan, ha? Oo, payo ko lang, wag po tayong malilito. Masarap lang talagang manood ng mga panoorin dito sa YouTube. Pero wag po natin na isa sa buhay o masyadong paniniwalaan ng basta-basta. Diba? Mas maganda, babalik tayo sa Biblia dahil ang Biblia ang makakasagot sa lahat ng mga katanungan nating mga tao. Oo, nasa Bible pa rin talaga lahat ng katotohanan. Oo. Pero itong mga ganito, napakasarap niyang panoorin. Kumbaga bagong kaalaman. Diba, bagong kaalaman to sa mga sangkatauhan na mayroon palang ganitong klaseng usap-usapan patungkol sa
Hollow Earth, o tinatawag lang Hollow Earth Yuri, o mas kilala bilang Agartha. O, diba? Nagawa na nga rin siya ng movie, diba? Yung ano, Journey to the Center of the Earth. So, mayroon talaga mga ganitong klaseng usapin. So, maganda talaga siyang pag-usapan. And masarap siyang panoorin, diba? Napaka-entertaining talaga. Ayan. So, bago tayo magtapos, mga ka-asim! Tulad ng sinabi ni Mr. Pantas, ayan, kung nagustuhan niyo po ang ating pinanood ngayong araw, ayan, please mag-iwan lang po kayo ng like dyan. And also, baka hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel at subscribe na rin po kayo kay Mr. Pantas, ayan. And pa-click na rin po yung notification bell, oo, para maging updated po kayo sa mga latest video reaction na gagawin natin. Ayan. So, ayan, maganda ang ating napanood ngayon, mga ka-asim. Sana po ay natuwa po kayo at na-enjoy niyo po ang panonood patungkol dito sa mundo, sa loob ng mundo, tinatawag na Hollow Earth o Agartha. Ayan. So, di natin ito patatagalin, mga ka-asim. Gagawa po tayo ng ibang mga video, pero bago tayo magtapos, gusto ko lang kayong i-shout out. Oo, mega love shout out ulit sa inyo, mga viewers natin na patuloy tumatangkilik at naghihintay ng mga video uploads natin. Ayan, marami pong salamat sa suporta ninyo. Patuloy nyo lang pong suporta ng ating YouTube channel. Oo. And also, kung gusto nyo po magpa-shout out, ayan, mag-iwan lamang po kayo ng comment dyan sa baba. Oo, na magpapa-shout out kayo. And also, kung ano po ang masasabi ninyo sa ating pinanood ngayon, malaya po kayong magbigay ng sarili ninyong komento, opinion o komentaryo, ayan, patungkol sa ating mga pinapanood. Ayan. So hanggang dito na lang, mga ka-asim, kinakits po ulit tayo for another video reaction. Ayan. So hanggang dito na lang in 3, 2, 1. Peace out. Ciao.